Gisaway sa usa ka engineer sa Sarangani Province ang underpass project sa General Santos City tungod kini nadilatar o gibaha. Sa malapa ni Engineer Jerry Belvedere, opisyal sa Sarangani Provincial Engineer Office, adunay posibilidad nga malunod sa ilawom ang muagi nga mga sakyanan ingon man ang tawo kung mabarahan og tubig ang underpass. Ang sabi ko dyan na talagang dapat na anticipate yung outlet ng tubig baha dyan kasi delikado yung mga litter o na yung dadaan dyan na wala, masubmerge. Kahinumdumang base sa impormasyon ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr., adunay gibag-o nga plano ang kontraktor sa underpass, rason nga temporaryo kining naundang. Sa bahin sab ni Engineer Belvedere, wala na'y paglaom kung usbon pa ang plano sa construction sa ang proyekto. Bakit ano bang usap-usap sa plano yan? Wala talagang pag-asa yan. Ulitin lahat yan. Kasi una-una, di ba dapat i-check yung tubig dyan, yung sa roadway elevation, no? Yung dyan sa underpass. Dapat mas mataas siya kontra doon sa may sapa, di ba? O, ngayon, hindi ko lang alam kung mataas ba dyan, kung malalim ba yan sa sapa. So wala talagang pagpuntahan yung tubig baha, stagnant. Itong stagnant, palpak ang trabaho. Una nang may question ang katawhan kung asa na ang kontraktor o mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nganong natanggong ang proyekto. Dili na siya under sa Amuang District, central office na siya nga project. Wala ho kaming ano kasi sa kanila ho direct ang project na yan. So if you want updates po, pwede po natin sigurong i-ano si Vicente Lau, ang kontraktor po. Meron po kasi kaming jurisdictional amount. Ang district ha kung hanggang anong amount lang po ang pwede i-implement. Takda sab nga ipatawag sa sangguniang panglungsod sa Jansan ang mga opisyal sa DPWH Central Office. Kahibaluan, nadismaya ang katawhan sa syudad sa underpass project o nagreklamo na ang pipila sa mga residente duol sa lugar sa perwisyo nga dala sa nadilatar nga proyekto. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News!